Tapon, lakas ng ulan. Okay ka lang? Dahan-dahan lang tayo, dahan-dahan lang tayo. Tingnan nyo yung mga bako dito sa may tulay na ito. Hindi na talaga safe kung dadaanan ito ng mga motorista, dahil kung mapapansin nyo, yung mga bakal na bako dito ay kinain na ng kalawang. Magiging tourist attraction to dito sa bayan ng Kalbiga. Tigyan, grabe. Ay, grabe naman to, kapo. Alo? Wala yun. Okay, kaya natin to. Nandito na tayo sa may Santa Rita, Samar, at tatawid na tayo doon sa may Leyte. First time ko dadaan dito sa San Juanico Bridge ng gabi at may street light. Abangan nyo mga kapo, dahil pagdating natin sa pinakatula, makikita nyo may ilaw sa taas natin. First time kong dadaan dito na may liwanag at papunta ako ng Tacloba. Time check, alas 4:30 ng hapon at meron pa kaming isang oras para magmotor. Maraming mga transient in dito sa probinsya ng Samar, kaya wag na wag kayong matatakot kung sakaling abutan kayo ng 10 oras ng gabi. I suggest na magpahinga kayo dahil mahirap kalaban ng antok. Kapag inantok po kayo sa biyahe, magpahinga, maraming mga transient in dito. Ito yung madadaanan ninyo pagbaba na pagbaba nyo sa may Dakdak Port dito sa Allen Northern Samar. Coastal area yung dinadaanan natin. Napakasimple lang ang pamumuhay dito. Ito yung isa sa mga gustong gusto ko sa tuwing nagra-ride ako sa mga malalayong probinsya. Napakasariwan ang hangin at hindi ganun ka. Tingnan nyo yung kalsada. Libreng libre. Ang ganda ng kalsada dito. Ayun oh! Wow! Ang ganda mga kapo! Yung kalsada napapagitna ng mga palayan at kulay berde yung mga nakikita ko dito. Malapit nang i-harvest yung mga mais nila. Ang galing, nakakatuwa. Ang ganda ng kalsada dito sa may Northern Samar. Konting pihit lang mula dun sa may Dapdap Port. E, narito na tayo sa may Victoria. May lumang tulay. Pero parang sinarado nila dito. Ayun o, sinarado nila itong lumang tulay na ito. Tapos gumawa sila ng bagong tulay. Marahil matanda na itong tulay na ito. So parang may hahantulad ko to sa may Banawang Bridge dun sa may Ilocos Norte. Yari sa Bakal yung mga pundasyon niya. Yung mga yan, yung steel barrier niya. Kung paano mo makikita yung sa may Ilocos Norte, ganitong ganito din yung makikita nyo dito sa may Bao Bridge na makikita nyo dito sa bayan ng Victoria. At dahil medyo curious ako mga kapo dito sa tulay na to, ang ganda eh. At pwede magtanong, pwede makapasok ang motor dyan? Pwede ipasok? Pwede daw. Ito yung tinatawag nilang Mau Bridge. Tapos itong island na mismong Pink Beach, San Vicente, San Antonio Island. Tingnan nyo kung gaano kalayo na tayo sa mismong Luneta Park dun sa may kilometer zero. Ito yung marker natin, 689 kilometers na yung layo natin mula dun sa may Luneta. Ayan, medyo may kalumaan na at saka bitak-bitak na yung mga asfalto dito. Makakadaan naman dito yung mga motorsiklo, pero hindi ko lang alam kung papayagan dito yung mga sasakyan o mga four wheels. Tingnan nyo yung mga bako dito sa may tulay na ito. At ang mga steel barrier na nakikita natin ay talagang purong kalawang na. Hindi na talaga safe kung dadaanan ito ng mga motorista, dahil kung mapapansin nyo, yung mga bakal na bako dito ay kinain na ng kalawang. Medyo may kalumaan na nga talaga ito. Pati tingnan nyo yung mga nagtataas ang steel barrier na yan. Talagang tinatambayan na lang ito tuwing hapon, dahil tingnan nyo naman, makikita nyo dito sa may bandang kanan natin yung sunset ng San Vicente. Taong 1970s nang natapos gawin itong Mau Bridge na tatagpuan sa bayan ng Victoria, Northern Samar. Itong tulay na ito ay may habang 280 metro at tinawag itong Mao hango sa Visayan language na Mao, na ibig sabihin ay oo nga. Nandito na tayo sa mismong Buena Vista, San Isidro, Northern Samar. At kapansin-pansin yung kalsada na tila ba isang derecho at napapaligiran ng tubig. Ang ganda ng lugar na ito. Itong
parte ng tulay kung saan huminto tayo ay kapansin-pansin yung kaliwat kanang ayan, yung mga bundok na yan, yung mga puno ng bakawan at yung napakadiretsyong kalsada, tila ba'y nagbibigay ng kakaibang saya sa mga madadaan dito. At dahil pahapon na, yung tanawin na nakikita ko dito ay talagang makapigil hininga. First time kong nasilayan itong napakagandang kalsadahan dito sa Northern Samar, kaya natutuwa ako at naibabahagi ko sa inyo. Ayan, tignan nyo ang ganda ng mga tanawin dito. At dito naman sa kaliwa may mga palaisdaan. Ang ganda mga kapos. Mula sa San Isidro, Northern Samar ay nagpatuloy kaming magmotor ng halos 2 oras hanggang sa narating namin ang syudad ng Kalbayo. Inabutan kami ng dapit hapon sa lugar, kaya inabutan din kami ng dilim sa daan bago namin marating ang pinakamalaking syudad sa probinsya ng Samar. Good morning mga kapo, ito ng ating day 3 at continuation ng ating biyahe. Narito tayo sa mismong Kalbayog City at dito tayo nagstay sa mismong 3 Gems Pension House na matatagpuan dito sa Barangay 750 Barangay Obrero, Kalbayog City. So kung naghahanap kayo ng matutuloyan katulad namin ng biyahero at motorista, the best na to. Pwede nyo itong i-consider. Matatagpuan na lamang ito sa likod ng Red Iron Hotel at sa murang halaga na 650 pesos ay nakapagpahinga na kami ng maayos at aircon dito at syempre nakapag-charge kami ng ating mga gadgets. Para ngayong araw ay may pakita namin sa inyo yung mga nagagandahang kalsadaan at tanawin sa aming buong biyahe papunta doon sa may Tacloban City. So ano pang inihintay natin mga kapo? Let's go! Thank you po! Kita nyo naman, kasyang-kasya yung mga motorsiklo namin sa mismong parking area nila. Kung hindi kayo maselan, makakapagpahinga talaga kayo dito ng maayos. So nasa likod lang ng Red Iron Hotel yung tinuloyan namin. So madali nyo lang tatandaan at along the highway lang. Meron kami nadaanan dito sa gilid ng kalsada, may mga cottages na kung saan pwede kayong magrenta at kumain at maligo sa dagat. At dito naman sa may unahan, tingnan nyo may coastal area dito. Ito, dito tayo, kanan tayo sa gilid para makita natin. Ang ganda ng coastal area. Wow, ang linis ng tubig. Welcome to Santa Margarita. Tapos may meron dito silang I love Santa Margarita. Ang ganda ng spot na to at patuloy yung ginagawa nilang pagpapaayos nitong parte ng coastal area nila. Meron pang ginagawa doon. No? At sa mga susunod na taon, I'm looking forward na makadaan ulit dito. Tignan nyo yung mga rolling hills na nakikita natin habang binabaybay itong kalsada. Nagbeberde yung mga rolling hills. Hindi ko alam kung kita ba sa ating mga camera dahil medyo against the light. Pero lahat ng nakikita ko dito sa may bandang kaliwa natin, ang ganda ng mga rolling hills. Oh. Ulay berde mga kapo. Ay wow, grabe naman itong nadadaanan natin ngayon mga kapo. Tignan nyo, sa gilid ng kalsada, napapagitnaan tayo ng isang ilog at sa kabilang parte, tignan nyo yung rolling hills. Oh. Ang ganda nito. Best spot to dahil sa gilid din ito. Ayan, rolling hills din. Hindi ko alam kung nasaan akong parte ngayon ng Samar, pero ito yung nadaanan namin kaya hindi namin mapigilang huminto dahil napakaganda naman talaga. Hindi may kakaila na napakaganda ang probinsya ng Samar. We'll be right back.
Yan, inabutan na kami ni Kapo Unico ng malakas na ulan dito sa may bayan ng Gandara. Katapos nating adaanan yung napakaganda mga rolling hills. Eh ito, sinasagupan na natin yung malalakas na ulan habang iniiwasan namin tong lubak dito. At gumili din kami panandalian para makapagsuot na rin ang aming suot-suot ng mga kapote. Dahil medyo may kalakasan ito. At tatlong oras pa yung mumotorin natin hanggang sa makarating tayo sa Tacloban City. Kapo, lakas ng ulan. Okay ka lang? Dahan-dahan lang tayo, Grabe, hindi na namin alam kung hanggang saan tong ulan na to dahil kailangan namin magdahan-dahan dahil maraming mga lubak dito. Gilid. Malakas na masyado to, malakas. Dito. Lakas to, kapo. Sa paa. Minto na tayo dahil napakalakas na ng ulan. Wala pa kami sa kalahati. May git 4 na oras pa yan. Magpapalit ng kapote si Kapo Unico. Ewan ko lang pag hindi pa nakita si Kapo Unico sa kulay niya. Ayan, tingnan mo, parang lumulutang. Grabe ang lakas ng ulan, oh. Sayang, may magandang rolling hills pa naman dito. Medyo nagpo-fog yung salamin natin. Lakas ng ulan, eh. So tara, sasagupain na natin to. Kailangan namin pumunta doon sa may unahan dahil medyo maliwanag doon sa may unahan. Dito, grabe ang lakas ng ulan talaga. Grabe ang lakas ng ulan, kapo! Kung biyahero din kayo katulad namin, eh, lagi kayong handa, lalo na kung may kukote kayo dapat. Kasi hindi nyo alam kung kailan bubuhos ang malakas na ulan. Hindi pwedeng babiyahe kayo na wala kayong protection lalo sa sarili nyo. Mahirap po magkasakit lalo kung babiyahe kayo ng malayuan. Grabe kapo, hindi ko na makita ito. So pagkatapos ng halos may 30 minutes na batid ni buhos ng ulan. Ito na mga kapo, grabe yung init naman namin kinakaharap. Sala sa init at sala sa lamig itong biyahe namin papuntang Ormoc. Makakadaan lang natin ang bayan ng Catbalogan City at kulang 85 kilometers pa o may kitalawang oras yung momotorin natin. Nagpapatuyo lang tayo dahil kanina malakas ang ulan. At ito, pinagdadaanan natin ngayon yung mga snake road. Tingnan nyo yung mga kurbada, mga kaapo. No? Ang init ngayon dito. Biglang sumablay or bigla kami nagkaroon ng aberya. Yung action cam na gamit ko, eh, bigla na lang hindi umandar. Siguro napasukan ng tubig. Buti na lang, kasama ko si Kapo Unico. Siya yung nagligtas sa akin para magkaroon tayo ng action cam na ginagamit-gamit ngayon. Dumadaan ulit tayo sa gitna kung saan yung kalsada eh, napapagitna ng mga tubig. May mga tindahan dito na kung saan pwede kayong mag-stopover. Pagkatapos yung daanan yung kurbadahan, eh, tingnan nyo naman yung tanawin mga kapo. Ang ganda oh! Ay, eto na. Grabe to. Eto na mga kapo. Nagsisimula ng tindi naman ng mga lubak dito. Grabe yung lubak dito mga kapo. Yan o. Oh. Ang lala. Ay, putik yan. Ay, aray. Dito pa talaga sa mismong kurbada. Merong lubak na ganun. Ang tindi nun ha. Pero kailangan nyo talaga mag-ingat. Lalong-lalo na kung hindi nyo familiar yung kalsadang dadaanan niyo lalo na sa mga ganitong klase ng probinsya, kaya mag-iingat po kayo kung dadaanan niyo tong parte dito sa may unahan ng Mochong. Meron tayong nadaan ng nagbibisikleta na tingnan natin. Cavite, Tusugod, Southern Leyte. Apakalupit. Bisikleta lang ang gamit. Apakalupit mo, sir. Punta ka pa ng Southern Sugod pa? Opo. Layo nun. Layo pa.
lakas ni Kuya, oh. Anong pangalan mo, sir? Albert Dalida. Albert Dalida, shoutout kay sir. Ang lakas ni sir, oh. Ang layo ng Cavite, lalo na dito, mga kapo. Binabike lang at may bandera siya ng Pilipinas dito. Ang galing, nakaka-proud naman yung ganito. Sa lahat ng mga naka two-wheel rider dito, mapabisikleta o mapamotorsiklo, mabuhay po tayong lahat. Uy, tignan nyo, oh. May statwa dito. Tignan natin kung ano to. Barangay Timbangan, Kalbiga. Meron pang ano, tingnan nyo. Mary Mother of Mercy, pray for us. Napakaganda naman ito. Tignan nyo yung statwa ni Jesucristo at saka ni Mama Mary, oh. Naka-landscape. May mga souvenir shop dito, oh. Saan ba tayo pwede magpaalam dito? Tingnan nyo yung Mother Mary, oh. Nasa taas. Ito may mga statwa ng mga madre. Magiging tourist attraction to dito sa bayan ng Kalbiga. Tingnan nyo, napakaganda ng statwa na to. At nakaharap sila doon sa pwesto kung saan lulubog yung araw. Meron ako napapansin dito na kung saan, ayan, yung mga stations of the cross. Ito yung mga stasyon kung saan nasusulat sa Biblia. Tingnan nyo yung statwa ng Mother Mary. Tapos meron ditong simbahan. At habang umaakyat tayo patungo doon sa statwa ni Jesucristo, eh dito natin makikita yung stations of the cross. Ito hindi pa tapos gawin yung ika-seventh station kung saan nakalagay dito, Jesus falls for the second time. Ganda dito, kapo, no? Oo nga, bigla lang natin to nakita, eh. Kaya nga, hindi sinasadya dahil dumadaan tayo dito sa kalsadahan ng Kalbiga. Oo. Amar, yan, nakita namin ni kapo itong lalaki niya, bulto ni Jesus Christ at Mama Mary. Madami rin sigurong pumupunta mga turista o mga local tourist dito. Lalo na siguro pagka Holy Week. Mga deboto. At saka mga gusto mag-pilgrim site. So, akyatin natin, tingnan natin doon. Ayan, oh. Wow, tingnan natin to dito. Nasa likod tayo ngayon ng mga statwa. Kaya pwede umakyat? Salamat. Subukan natin lapitan to, mga kapo, dahil narito na rin tayo. Tingnan nyo, umaakyat-akyat tayo. Patuloy pa rin ang construction na ginagawa dito. Ta sa mga susunod na buwan o taon, ma-enjoy nyo na. At kung magagawi kayo dito sa parte ng Kalbiga, eh makikita nyo itong napakalaking statwa ni Jesucristo at ni Mama Mary. Nadaanan lang namin itong nagagandahang tanawin at hindi namin inaasahan na may ganito pala dito sa lugar ng Samar. Yan. Grabe. Ay, grabe naman to, kapo. Hello. Wala yun. Okay, kaya natin to. Ay, na, sinasalubong na tayo ng mga sasakyan. Iiwasan din yung mga lubak. Ay, grabe. Ito na. Simula na po sa bayan ng Kalbiga. Yung tinatawag namin Kalbaryo. Na. Grabe yung lubak dito. Tuloy-tuloy pa rin yung ginagawang mga patrabaho dito sa kabila ng aray ko po. Yan, dahil ito, itong parte ng dinadaanan natin ay talagang sobrang lubak. Eh, ang kinagandahan naman dito sa lugar na ito, mga kapo ng Kalbiga, eh patuloy yung ginagawang pagre-renovate at pagsasaayos ng mga kalsadahan. Sa kabila ng napakatitinding mga lubak na ating nadadaanan, katulad nito, eh sa kabilang parte naman, ayan, oh, grabe yan, antindi na ng mga lubak dito sa Kalbiga, pero patuloy yung ginagawa nila ng may mga construction at dito toto. Okay na dito yung kalsadahan nila.
Isa rin sa mga rason kung bakit bako-bako at sira-sira itong kalsadahan ng Samar ay madalas itong daanan ng mga bagyo, kaya sa tuwing umuulan ay lumalambot ang lupa na siyang nagiging dahilan kung bakit nasisira ang kalsada at nagkakaroon ng mga uka na napakadelikado sa mga motorista. Dagdag mo na rito yung mga malalaking truck na palaging dumadaan sa lugar. Ito kasi ang pinakaruta ng mga truck na may kargang kalakal o produkto na papunta sa Luzon o kaya papunta sa iba't ibang parte ng Visayas o Mindanao. Hindi man kaaya-aya ang kalsada na ating nadadaanan, alam ko balang araw dadaloy din ang ginhawa sa mga motoristang mapapadpad sa parteng ito ng probinsya, kaya iba yung pag-iingat nga lang ang kailangan sa tuwing madadaanan nyo itong lubak sa kalsadahan ng Samar. Ito na naman po ang kalbaryo natin. Aray ko po, aray, aray, aray. Kailangan natin itong iwasan dito tayo. Grabe. Ay putik, may bus. Dito tayo. Wala saan ang lubak dito. Wala kang choice kundi sagasaan na lang. Ito, ay grabe. Aray ko po. Ang lala nito. Diyos ko. Parang pinagbagsakan ng mga bulalakaw. Ang lalaki ng mga butas. Grabe ang lubak. Pagkatapos ng rektahan. Grabe to. Woo! Eto na, sunod-sunod na yung mga lubak, mga kapo. Iniiwasan na lang namin. Eto na. Bang! Grabe to. Ay putik. Grabe itong parte ng kalsada na ito. Diyos ko Lord. Ito malala to. Nandito na tayo sa may Santa Rita Samar at tatawid na tayo doon sa may Leyte. Grabe, tumitindig yung balahibo ko. Narito na naman ako. Ito na yung San Juanico Bridge. Welcome to San Juanico Bridge. Nakarating din tayo. Alright, nandito na kami. Dito sa may starting point kung saan tatawid na tayo papunta doon sa probinsya ng Leyte. Hey, I heard you want to leave this place where we grew up. This old town, put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here, hanging on, waiting for your call. Seems like time. At pagkalipas ng ilang araw na biyahe mula doon sa may Paranaque hanggang sa magsimula tayo doon sa may Naga City, Camarines Sur, narating na natin itong boundary sa may Samar at tatawid na tayo doon sa may probinsya ng Leyte. Mula dito sa kinatatayuan natin, babaybayin natin itong mahigit kumulang 2 kilometrong tulay na nag-uugnay sa probinsya ng Samar at ng probinsya ng Leyte. At sa kauna-unahang pagkakataon, makikita ko at dadaanan ko ng personal itong night display ng San Juanico Bridge. We are so blessed ni Kapo Unico na dadaanan namin itong San Juanico Bridge na may night displays. Ready ka na kuya? Kasama natin si kuya nag-abang dito pa lang sa mismo nga San Juanico at tatatawid kami sabay-sabay patakloban. Chip, salamat po! Ito na! Ganda oh! Wow! Ganda! Ang ganda ng Pilipinas! Woo!
Hindi man ito yung unang beses na tatawid ako sa San Juanico Bridge, pero yung saya at pakiramdam na kinikilig ako dahil ang ganda ng ilaw, mga kapo. Patawid na tayo, mga kapo. We are now leaving the island of Samar. At nakalagay na, welcome to Leyte! Nandito na tayo! Kunting pihit na lang ay nasa Tacloban City, Leyte na tayo. At ayan, dito na po nagtatapos ang ating biyahe magmula sa may Parañaque. Ilang araw man yung inabot natin at marami tayong pinagdaan ng init at ulan, narito na tayo at ligtas tayo. Maraming salamat po Lord at safe kami ni Kapo Unico. Maraming salamat po sa mga manonood sa ating ginawang adventure at sana abangan ninyo mga tanawin na aming nadiskubre sa aming naging biyahe. Maraming salamat po mga kapo!